Hello guys! Good evening! Welcome to my YouTube channel. This is Teacher Jess once again. So, i-answer natin yung tanong ni ma'am sa aking video sa summative test sa GMRC. So, tanong niya if kung may TOS ba or Table of Specification or sa Tagalog is talaan ng espesipikasyon. Yes, I have TOS po sa aking summative test sa GMRC or Good Manners and Right Conduct. Meron po siya. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung aking TOS and kung pwede ba ma-share ang aking exam or na-prepare na summative test. Yes, of course po, pwede ko po siya i-share sa inyo if you want to. So, meron po siyang answer key and of course, di mawala yung ating 1 to 20 items na test and TOS. Alright. So, i-share ko sa inyo yung aking table of specification or talaan ng espesifikasyon. Without further ado, let's do this, guys. So, ito yung ginawa ko, guys, na unang sumatibo sa GMRC or Good Manners and Right Conduct. And this is matatag curriculum based. So, unang quarter or first quarter. So, this is a self-made test, mga guys. So, ako talagang gumawa nito. So, yung TOS, mga guys, ipapakita ko siya sa inyo on the last part. Okay, so meron tayo ditong panuto. Ang sumusunod ay mga kakayahan na natatangi sa tao. Piliin ang titik ng tamang sagot sa tama nitong kakayahan. Isulat ang titik sa patlang. So, this is my first part of the test. So, ito na siya mga guys. Number 1, kakayang magdesisyon. Number 2, kakayang sa pagplano. Number 3, kakayang magpahalaga. Number 4, kakayang magunawa. So, pipili sila dyan sa dalawang options, A and B. A, kakayang mag-isip. Letter B, kakayang magmahal. So, yan po ang kanilang pagpipilian. Alright, so let's proceed to 5, 6, 7, and 8. Number 5, kakayang magsakripisyo. Number 6, kakayang sa pagtanggap. Number 7, kakayang maging matapat. Number 8, kakayang malikhain. So, the same thing, pipili sila dun sa letter A or letter B. Kakayang mag-isip or kakayang magmahal. Then, let's have number 9 and 10, kakayang lutasin ang problema. And number 10, kakayang mag-alaga o mag-aruga. So, same thing. Then, ito yung ating second part. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. So, ito naman is 1 to 5 items. Number 11, tinutulungan ni Rizel ang kanyang bunsong kapatid na si Arya sa kanyang taktang aralin. Number 12, hindi kinakausap ni Althea ang kanyang tatay. Number 13, nagbabanding si Riden kasama ang kanyang ina tuwing walang pasok sa paaralan. 14, nagtatawanan si Noraline at ang kanyang ate tungkol sa joke na binabasa nila. Then, number 15 is nagdadahilan palagi si Kiji sa kanyang kuya tuwing may iniutos ito. Alright, punta tayo sa test 3. So, magbigay ng 5 katangian ng tao. So, ito ay enumeration type of test. Ayan, so dito nila ilalagay yung kanilang mga kasagutan. Or kung sa papel, then in paper. So ito ay 20 items test for our first summative test sa GMRC or Good Manners and Right Conduct. Then of course, nag-prepare din ako ng susi sa pagwabasto o tinatawag nating answer key. So, dito na tayo, kakayang magdesisyon. Ang sagot dito is letter okay, letter A, kakayang mag-isip. Number 2, kakayahan sa pagplano or kakayahan sa pagplano, letter A.
Kakayahang magpaalaga, letter B. Kakayahang magunawa sa kapwa, letter B. Number 5, kakayahang magsakripisyo, letter B. Number 6, kakayahan sa pagtanggap, letter B. Number 7, kakayahang maging matapat, letter B. Number 8, kakayahang malikhain or maging malikhain, letter A. Number 9, kakayahang lutasin ang problema, letter A. Then, number 10, kakayahang mag-alaga o mag-aruga. And it's letter B. Okay, tama o mali, tinutulungan ni Rizelle ang kanyang bunsong kapatid na si Arya sa kanyang taktang aralin. So, yung sagot is tama. Number 12, hindi kinakausap ni Altay ang kanyang tatay, mali. Number 13, nagbabanding si Riden kasama ang kanyang ina tuwing walang pasok sa paaralan. Answer is tama. 14, nagtatawanan si Noraleen at ang kanyang ate tungkol sa joke na binabasa nila. Tama. Nagdadahilan palagi si KG sa kanyang kuya tuwing mainiutos ito. Mali. And punta na tayo sa enumerasyon. So ito yung mga katangian ng tao. Mapagbigay, mapagpasensya, matulungin, mabait, at matapat. At marami pang iba. So in any order lang yung pagsagot. And here's our TOS or talaan ng espesipikasyon o tinatawag ding Table of Specification sa English. Okay, so ito yung mga layunin na ipapaliwanag ng sariling kakayang mag-isip at pagmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-unayan sa kapwa. Nakikilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakitungo sa mga kasapi ng pamilya na ilalarawan ang mga katangian ng tao na papabukod tangi sa kanya, sa ibang nilalang at saka yung total or kabuuan. So yan ang ating TOS sa unang sumatibo sa GMRC. And thank you so much for watching. God bless everyone and take care.